Magandang buhay mga katiyats, maniniwala ba kayo na meron pang kayamanan na hindi pa nabuksan? At ito'y naka-imbak lamang sa anim na kwarto na punong-puno ng kayamanan. Ang legend na ito o ang alamat ng ginto na ito ay nasa lugar ng India. Bakit natin na itopic ngayon ang India? Dahil ang India ay konektado yan sa Taliano Gold or Tadian Gold. Dahil alam naman natin na Indian at halong Malayan ang pamilya ng Taliano. At ang mga kayamanang naiimbak sa Pilipinas sa kapanahonan ng mga Tadian ay galing ang iba sa India at ang iba dyan sa Malaysia, Java, tinatawag na Malay Continent. At ngayon atin panoorin ang bidyong ito galing kay Absikel. Ang paggalugad sa mapanlinlang at mga sekreto na lagusan sa isang mapanganib na paghahanap sa kaharian ng mga sinaunang kayamanan ay pagbubunyag ng mga lihim at sekretong nakabalot sa mga nakalimutang sibilisasyon ng kasaysayan. Ang mga manlalakbay ay nagsusumikap na alamin ang mga kasagutan, kung saan ang bawat anino ay nagtatago ng banta at bawat hakbang ay maaaring magdulot ng sakuna. Ito, totoo yan na ang pag-treasure hunting o paghahanap ng mga tao ng mga nakatagong kayamanan ay napakadelikado. Katulad na lamang ito ng nakaraang linggo, nakaraang week na adventure namin ng pagganap ng treasure sa napakataas na bundok dito sa Mindanao. Ay napapanganib, napakapiligro dahil may hindi lang, may mga ahas, mayroong mga batong gumugulong, bumabagsak, at napakaraming sorpresa sa bundok kung tayo papasok sa mga kuweba. Kaya napakapanganib at peligroso ang pag-treasure hunting. Ang mapangakit na hiyas, mutsa at mga ginto ng kasaysayan ay nababalot ng sumpa at binabantayan ng mga nilalang at protektado ng mga sinaunang tagapag-alaga na kakambal ng mga nakaambang panganib sa maalamat na mga bitag na ginawa ng mga dalubhasang arkitekto noong unang panahon. Ang paghahanda sa ating mga sarili para sa isang ekspedisyon na walang katulad, kung saan ang bawat hakbang at pakikipagsapalaran ay masalimuot na palaisipan at nagbabanta sa landas tungo sa kayamanan. Mula sa kailaliman ng mga nakalimutang templo, hanggang sa taas ng malalayong kabundukan at kagubatan na natatakpan ng misteryo ng ginto at nakaambang panganib. Halina't samahan niyo ko upang ating alamin ang mga pinakamapanganib na lugar kung saan nag-aantay na matuklasan ang mga sekreto at misteryo na matagal nang inaasam-asam na karangyaan na nakatago sa loob ng matagal na siglo. Okay, atin muna balikan ang Yamashita Treasures. Ang Yamashita Treasures ay ibinaon na mayroong disenyo ang tunnel na napakapanganib. Dahil mga arkitekto at engineer, mga inhenyero ang gumawa ng nasabing tunnel ng Yamashita or Imperial Treasures. Okay, hindi yan katulad ng mga natagpuang treasures na tinatawag na kamuti, yung nakukuha lang sa mababaw. Ang tinaguriang Yamashita Treasures ay engineered tunnel ng emperor na ginawa ng engineering brigade. Nilalagyan nila ng mga bomba, ng poisonous chemicals at ng water trap. At hindi ito basta-bastang makuha. Kaya napakaswerte ang mga taong makapasok dito. Hindi lang yan, karamihan ng treasures ay inaangkin ng mga laman lupa. Inaangkin ng hindi katulad natin, kaya binabantayan yan hindi lang ng mga espiritu ng mga Hapon at mga sundalo ng gyera ng World War II, kundi ng mga elemento na narito sa sanlibutan. Kaya ngayon, pasukin na natin itong napaka-mythologic or napaka-makakasaysayan na templong ito na located in India. Templo ng mga ginto na puno ng sekreto at gwardyado. May mga bagay pa rin na mahirap maipaliwanag kung bakit hanggang ngayon at dekada o kahit na sa mga nagdaang siglo ay protektado at mahigpit na binabantayan ang sagradong mga silid ng templo na pinaniniwala ang puno ng iba't ibang mga klase ng mga ginto, mga mamahaling bato, at iba pang mga importanteng mga bagay. Ang templong ito ay isa sa pinakapopular at laging pinag-uusapan para sa mga nakatago at sekretong kayamanan. Mahigpit na binabantayan ang templong ito dahil sa mga hindi maipaliwanag na kayamanan at mga kababalaghan.
Ang sagradong templo ay matatagpuan sa bansang India sa parting Kerala na itinayo noon pang ika-anim na siglo AD at pinangangalagaan ng royal family. Ang templo ay protektado ng mahigit sa 200 mga gwardiya at mga iba pang mga nilalang na nakabantay sa loob nito, na pinaniniwala ang may pinoprotektahang kakaibang mga bagay, na kahit na ang gobyerno nila ay ayaw isiwalat at makialam dito. Ngunit, sa paglipas ng nagdaang panahon, nilitis ang templo dahil sa kadahilan ng mali ang pamamalakad nito, kaya ang Supreme Court ay nagtalaga ng 7 miyembro ng komite para i-explore ang templo at i-dokumento ito. Ang nadiskubre nila ay ang 6 na naglalakihang silid na nakakandado na pinto, na mukhang pinamamahayan ng mga tambak-tambak na mga kayamanan ng templo. Ang mga pinto ay gawa sa bakal na may iba't ibang klase ng mga saratuhan at bukasan, kaya ito ang dahilan kung bakit ang chamber ay mas naging misteryoso kahit sa mata ng publiko. Ang isa sa mga silid ng pinto ng templo ay ang pinaka-misteryoso na tinatawag na The Chamber B. Walang sinumang nakakaalam kung anong lihim na nakatago sa likod ng pinto. Pinaniniwalaan na ang silid ay isang likas na sakramento na maaaring pinamamahayan ng kanilang iniidolong imahe na si Sri Padmanabha at ng marami pang mahahalagang mga bagay at kayamanan. Ito ay itong mitolohiya na ito or legend ay katulad ito ng mitolohiya ng ating tinatawag na Holy Grail or yung kayamanan ni Hesukristo na hanggang sa ngayon ay hinahanap. Makikita yon sa TV show na tinatawag na The Oak Island. Yan ay isang isla sa Amerika na pinaniwalaan na diyan binaon ang itong covenant kasama ang Holy Grail, yung pinag-inuman ni Kristo ng The Last Supper. Yun ay ginto na parang kupa, tinatawag na kupa or sabihin natin baso na gawa sa ginto, ang Holy Grail. Kaya kung sino man ang makaangkin ng Holy Grail ay magkaroon ng kapangyarihan. Kaya hinahanap yan. Ang The Covenant ay balot din yan ng ginto. Isang box yan na gawa sa ginto, ang Covenant, ang box ng Covenant. Kaya pinaghanap. Katulad din ito, itong treasure ng Indian gods na ito ay nakatago sa Holy Temple na yan. Kaya kung sino man ang makapagbukas niyan ay siguradong merong karma, hindi lang karma, merong curse, merong mangyayaring masama sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya atin ipatuloy natin panonood ang video ito dahil meron tayong mapupulot na mga aral as a treasure hunters dito. Mga misteryosong nag-uugnay dito. Marami din ang nagsasabi na marahil ang silid ng templo na ito ay maaring may makakapal na pader na ginto, na maaring nandito rin ang hindi pa nadidiskubreng pinakamalaking kayamanan sa kasaysayan ng mundo. Sa hindi inaasahan, sa pagbukas nila sa mga pinto, namangha sila sa kanilang nakita, na sa loob ng templo ay nagulat sila sa hindi malaman na halaga ng mga kayamanan na maaring umaabot ng trilyon-trilyon na halaga nito. Kagaya ng mga gintong coins, relics, mga artifacts, gintong estatwa, at mga iba't ibang diamante, mga ceremonial na damit, mga solid gold na may iba't ibang hugis na may nakakabit ng napakaraming mamahaling hiyas o bato. Ang nakakamangha sa mga lahat ng ito ay ang hiyas ng malalaking tipak ng mga diamante, na maaring aabot sa 10 hanggang sa 100 carats. Yan, ang ganyang klaseng diamond ay napakamahal, lalo na yung pink, yung kulay pink na diamond, lalo na rin yung green diamond na parang emerald at yung blue diamond. Kaya pinaniniwalaan na ang kayamanan na yan ay pinakamalaki sa buong mundo dahil 6 na silid, 6 na chamber ang nilalagyan nito. Pero mayroong masamang balita sa mga nagbukas nito. Kaya ito, tapusin natin ng video. Ang mga siyentipiko ay nagbigay ng pahayag sa kanilang kalkulasyon na ang isang maliit na purong ginto ng estatwa ng Vishnu mula sa templo ay maaring nagkakahalaga ng humigit kumulang na $33 million. Dahil dito, mahigpit na pinagbabawalan ang karamihan dahil sa pinaniniwalaan ng karamihan na ang napakalaking gate na pinuprotektahan ng 2 nakaukit na malalaking ahas ay nagsasabing ito ay babala sa mga sinumang magtatangkang pumasok. Dahil sa pagtatangkang pagbubukas sa huling pintuan na ito,
Ang ilan sa mga miyembro ay nagkaroon ng malubhang karamdaman habang ang pinuno ng grupo ng komite ay namatay pagkaraan ng ilang buwan. Ayan, parang Yamashita Treasures din ito, mayroong curse. At sino mang makakuha ng mga big bankers ay mamalasin. Siswertihin muna, magkabili muna ng mga mansions, sports car, ng helicopters, magkaroon ng maraming negosyo, pero sa huli, sa katagalan, ay mayroong darating na malas sa kanyang buhay. Katulad nito, nitong mga pumasok, ay namatay yung iba. At kung napansin nyo yung cobra, ay ganun din yun. Sa Yamashita Treasures, sa signs and symbols, ang cobra ay nagsasabi na there is a poisonous gas or chemicals inside the tunnel near the treasures. Kaya kung bubuksan nyo ang treasure ng Yamashita, expect na mayroong lalabas na mga usok, gases, or amoy na nakakahilo at nakakamatay. Kaya yan lagi ang ating tandaan na ang Yamashita Treasures ay kinuha lamang ang technique sa pagbaon yan galing dito sa mga ancient gold na katulad nito ng Indian gods na gold. Kung mayroong mang Ophir or the gold of Ophir, mayroon ding the gold of India, the gold of gods of India. Okay, atin natapusin ang videong ito courtesy by Absikel. Dahil dito wala ni sinuman sa mga ito ang nakabukas sa mahiwagang huling pintuan na balot ng misteryo, pinaniniwalaan na maari lang makapagbukas ng pinto ay ang tinatawag na nagapa sa mantra. Na maaring ang sumpa na bumabalot sa pinto sa pamamagitan ng orasyon, ngunit na pag-alaman sa mga descendant ng mga ito ay wala ni isang buhay o alinman sa mga ninuno nito ang nabubuhay magpa hanggang sa ngayon. Okay, so dito lang nagtapos ang videong ito. Ang makapagbukas daw ng pinto ay yung parang isang angkan lamang na sinasabi. Pero wala nang nabubuhay sa angkan na yun. Sa clan na yun ay nauubos na sila. Kaya hindi na talaga mabubuksan yan. Mabubuksan yan by force. Pwedeng bumbahin yan para mabuksan. Pero mamalasin talaga ang magbukas niyan. Kasi nga mayroong curse at hindi lang yan. Yan ay binabantayan ng kanilang mga diyos-diyosan. Katulad niya ng the Ark of the Covenant ng ating religion, ang sinumang magbukas ng the Ark of Covenant ay magiging asin. Masusunog. Instantly, magiging asin siya. Magiging salt. Naku. Kaya kakaiba talaga ang power ng mga treasure of gods. Sabihin natin gods kasi marami dito sa India ang kanilang mga diyos-diyosan at sa Kristyanismo naman ay isa lamang. Okay, so hanggang dito na lamang tayo mga katiyats. Maraming salamat sa pag-subscribe sa ating channel. Paalam at ingat kayong lahat.